Sa ibang balita naman, tuloy ang panawagan para tutukan ng usapin ng mental health ngayong pandemya, lalo na sa komunidad. May report si Arvin Joaquin. Dila, mga taong hawak-hawak ang isa't isa at komunidad na sinusuportahan ang mga miyembro nito sa gitna ng pigati. Ito ang mga nasaksihan ng artist na si Kim Villaganti noong Martes sa vigil na alay kay Chester. Ang 37 anyos na Pilipinong binaril at pinatay ng pulis sa downtown east side sa Vancouver. Ayon kay Villaganti, sinisimbolo rin ni Chester ang usaping mental health na kailangang pagtuunan ng pansin ng komunidad. I saw people that I know in his face. I felt very strongly and I was in tears a lot. But I was also strengthened by the power of the people of the downtown east side that were chanting together, singing together, and empowered together even in our rage. At ang galit na ito ay nagmula sa di umano'y patuloy na police brutality sa downtown east side, kung saan ang mga biktima ay mga mahihirap at nangangailangan ng tulong pagdating sa mental health. Here, cops barbarically kill indigenous people. They kill black people, they kill people of color, and they frankly also kill poor white people. And these are during wellness checks when people are struggling, right? So this is how we lost Kuya Chester. Aniya, dapat din daw natin tignan ang mga epekto ng stigma sa lipunan. Isa rin ito sa isinusulong ni UBC Associate Professor Leonora Angeles. In the presence of this stigmatization, I think we need to create more opportunities for peer counselors. We need to be prepared should we be approached by someone who's struggling with mental health concerns, especially in this pandemic. Ayon sa bagong poll ng Legend Association for Canadian Studies, maraming Canadians ang nagsabing lubos na naapektuhan ng pandemya ang mental health nila. Marami sa kanila mga babae, mga immigrants na kararating lang sa bansa, at mga miyembro ng racialized communities. Ayon kay Villaganti, kailangang patuloy na pag-usapan ang mental health, lalo na't maraming wellness check ang nauuwi sa brutal na katapusan. As a community, I think we need to normalize it and talk about it, support each other, see how things are not working in our community. Why are police coming to spaces where people are in mental distress? We need to look at the systemic issues and also normalize understanding how this is a serious issue in our community. Nais niya ring maalala ang buhay ni Chester. Di lang isang datos, kundi isang miyembro ng komunidad. Isang komunidad na marami pang kailangang matutunan. This was a brother. This was a son. His mom and him had a close relationship. The last time she talked to him was on New Year's. He wished her a happy New Year's. Kuya Chester was deeply suffering. He was suffering. He was in one of the poorest area codes of our city, right? So the Filipino community needs to understand how stigma kills. Arvin Joaquin, Omni News, Vancouver.